three on two. Hey mga bros and mga bros, may reports nga po tayo no at mabigat ito para dito kay the bro, Terrence Romeo. Yes mga kabros, kasi nga ayon sa mga reports natin, ito po SMB ang San Miguel Beermen ay naghahanda nga mga kabros ng mga mabigat na trades. Kaya nga mga kabros ha, ayon dito kasi, dito po sa mga SMB at mga reports natin ay may gusto nga silang kunin talaga dito po sa Northport, Batampier. So ito nga pong SMB mga approds ay nag-iisip na talaga mga approds ng isang trade, isang mabigat na trade para nga makuha nila ang isang manlalaro na ito. So yun nga mga approds, ayon kasi sa reports natin ay isasama kasi ng SMB ito pong si Terrence Romeo doon po sa trade na yon. Bali, ganito ang mangyayari dyan mga kabrods, magiging one on one trade ito kasi ayon nga sa mga reports natin ayaw pumayag ni Kome doon po sa mga offers ngayon ng SMB doon po sa Northport Batampier kasi nga marami ng mga lopsided trades at maaapektuhan talaga ang ating liga kapag nangyari na naman yon doon po sa Batampier. Kaya nga mga kabrods, ang gusto dito ng SMB ay isang one-on-one trade na para nga ma-approve na neto ni Kome. So itong mga abroads ah, willing itong SMB na i-trade ito pong si the bro Terrence Romeo para nga lang makuha nila ang isang one of the best player ngayon sa PBA. Ito pong si Robert Bolick. Yes mga abroads, kung natatandaan nyo mga abroads ah, dati pa yan, 2020 pa yan noong conference na yon, eh talagang ito pong SMB ay talagang gusto na nilang kunin ito pong si Robert Bolick. Kaso nga lang mga kabrods, ito pong Northport Batampier syempre eh nagre-request din ito ng mga players na galing sa SMB. Kaya nga ang kaso nga lang mga kabrods, ito pong SMB ay ayaw nilang ibigay kasi dati ito pong si Marshall Lassiter na gusto ng Northport Batampier. Kaya nga mga bros, ito pong SMB ngayon ay pinag-iisipan na nila na ito pong si Terrence Romeo ang i-trade nila dito kay Robert Bolick. At alam ko mga bros na talaga matagal nang nahawakan ni Coach Pido Harencio ito pong si Terrence Romeo sa Batampier. Kaso nga lang may issue yan dati, di ba mga bros, may past issues itong dalawang to na nag-away talaga, ito pong si Terrence Romeo at si Coach Pido Harencio. Pero hindi natin alam mga bros kung ano pa ang mga gagawin dito ng SMB kasi nga balak din nilang i-trade ito pong si Lassiter dito kay Robert Bolick, which is one-on-one trade ang mangyayari dito. Pero ito mga bros ha, ayon kasi sa reports natin, Terrence Romeo kasi ang gusto na ng Northport Batampier, hindi na po si Marshall Lassiter. So yun nga mga bros, pinag-uusapan pa ito sa taas ah, ng SMB pero hindi pa natin alam kasi nga ito po si Terrence Romeo ay talaga isa sa mga best scorers at top scorers ngayon ng SMB. Kaya nga mabigat ito kung ito pong si Terrence ang mawala sa kanila. Pero syempre, syempre Robert Bolick naman kasi ang makakapalitan niya dito at talagang rising star ito pong si Bolick at makikita nyo talaga nagutom sa kampiyonato. Pero ayon sa mga reports natin mga bros ha, ito pong si Robert Bolick may offers na ito sa ibang bansa, ang Japan B League. Kaso nga lang mga bros, inuunahan na ng SMB ang mga offers dito sa overseas ni Bolick. So bago ito makapunta sa ibang bansa makatanggap ng isang magandang offer ito pong si Bolick sa SMB. So hindi pa natin alam yan mga bros. Pero ikaw mga bros, komento mo lang ang opinion mo dito mga bros ha, kung ito pong si Robert Bolick dapat bang i-trade dito kay Terrence Romeo. So komento mo yan mga bros at isa-isay natin yan. So dito naman po tayo no, sa kabilang balita natin mga kabrods. Ayon kasi dito kay Coach Tim Cone, sabi nga niya balak nga rin nilang ibalik talaga ito pong si Greg Zila
Greg Slaughter. At sabi nga dito ni Coach Tim Cone, talagang maganda kapag naibalik nila si Greg Zilla, lalo na't siya talaga ang isa sa mga best weapon nila. Ngayon, syempre, sino ba namang makakamiss sa isang 7-footer? Syempre mga broads, mamimiss mo talaga ang isang Greg Zilla, lalo na't kapag may mga import na tayo sa import conference. Syempre, 7-footer yan mga broads. At sino ba namang makakamiss? Syempre, 2013 to 2020, nagsama ito pong si Greg Slaughter at si Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya nga mga prods, talagang matagal na ang pinagsamaan nila at talagang matagal na at talagang maganda ang chemistry na neto ni Greg Slaughter sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ang kaso nga lang mga prods, ang mali dito kasi ng Ginebra ay binebench kasi nila ito pong si Greg Slaughter, which is yun nga ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nag-i-improve ito pong si Slaughter over the years dito sa PBA. Kasi nga pagbagsak niya ng batang pier, bigla ang boost ang kanyang performance at makikita mo ang isang improve na Greg Zilla. Pero di pa natin alam mga prods, malay natin, baka may plano talaga ito pong Ginebra na maibalik nila ito pong si Slaughter, lalo na't ito pong si Slaughter nag-improve na ako makikita nyo sa laro niya, at isa na rin siya sa mga gumagawa talaga dito po sa Northport Batang Pier. At ayon pa sa mga reports natin mga kabrods, ito pong Ginebra ay talagang pinagsisihan din nila yung trade na yon na Greg Slaughter at Christian Stonehardinger, kasi nga si C-Stand 6'8" ito at minsan nga nahihirapan ito sa ilalim, lalo na pag may mga big man na nakatulad ni Jermar Fardo na makakatapat niya. Pero yun nga mga broads, ayon sa mga reports natin, willing naman din daw ito pong si Greg Slaughter na makabalik dito po sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kung tutuusin nga, ayaw nga ni Greg na ma-trade siya ng Ginebra. Kasi nga nung nalaman niyang na-trade na siya kay C-10 at nung nalaman niyang matitrade na siya, ay syempre mga broads, hindi nga masyado na nagpapakita ito pong si Greg Slaughter dito po sa PBA. So yun nga mga broads. So pinaplano na to ng Barangay Ginebra San Miguel, mga kabrods. Di pa natin alam kung next conference ba o sa makalawang conference na naman ang ganitong trade dito kay Greg Slaughter. Pero para sa akin mga kabrods, fit na kasi ito pong si Greg Slaughter sa Northport Batang Pier. Kung kukunin pa ito ng Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods, maapekto na naman yung minuto neto ni Greg at baka nga bumaba na naman yung performance nito at hindi nga masyadong magamit. So kung nasa Northport mga kaprods, makikitaan mo ang isang magandang Greg Slaughter at malakas na Greg Slaughter. Pero sa tingin nyo mga kaprods, ito pong Barangay Ginebra San Miguel, sa tingin nyo po ba dapat nga ba nilang ibalik ang isang Greg Zilla, which is baka nga ma-trade nila ito pong si C-Stand na naman. So komento mo yan mga kaprods at isa natin yan. So salamat po sa panonood mga prods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress.